Ito sa pagtabas na tayo, guys. Pag-aharapin lang natin yung dulo. Dulo-dulo ng tela natin. Ayan, pantayin lang natin yan. Una natin tatabasin yung front. Ayan, ito yung ating front. Ayan, meron tayong dulo dito. Nakalapat na dapat yan dyan. Itong dulo ng tela, hindi ko na siya kakat. Ito. Kasi hindi naman siya ganun kapangit. Titiklop na lang natin yan mamaya. Ayusin lang natin. Ilapat natin yan dyan. Magte-trace tayo ngayon. Ayan. Trace natin dito sa shoulder. Sa side. Ayan. Ito, hindi natin ito gagamitin sa front. Ha. Itong sa back lang tayo maglalagay. Tapos magmarking lang tayo dito sa may tripod. Sa dulo ng guhit natin ito. Itong dulo. Kasi dyan nakatupi yan. Pagka tatahiin natin. Kabila ang dulo. Tapos pwede na natin siyang gupitin. Ayan, dito dahil meron pa tayong tela sa ilalim, lagyan na rin natin ng mark yun nasa ilalim. Ayan, okay na yung sa front. Ngayon sa back naman tayo. Dito sa back, magkakaroon tayo ng center fold. Ayan, meron tayong tupi. Ito naman ang pattern ng ating back. Ito yung ating center fold. Ito yung walang alawas. Ito. Pag may alawas, doon yun sa kabila. Ayan. Usog na natin yung tela para tipid. Center fold. Tapos maguguhit tayo. Ang guguhitan natin dito yung sa laylayan kasi may maglalagay pa tayo ng allowance. Sa pagkat na lang tayo maglalagay. Tsaka dito sa taas maglalagay din tayo dito sa wing allowance sa pagkat. Okay na yan. Kung gusto nyo yung mayroong pleats sa likod, ito, pwede nyo itong iusog ang pattern. Iusog nyo lang para sa sobrahan natin dito tsaka natin ipapababa. Ito, hindi na ako maglalagay muna ng sobra. Cut na natin siya na may sewing allowance. So, huwag mong kakalimutan, dapat meron siyang sewing allowance. Dito, hindi na kasi nilagyan na natin yung pattern. Pati dito sa side. Bali, yung laylayan lang kasi nakalimutan ko. Tsaka yung pinutol natin sa taas. Ito, yung nilagyan natin ng guhit. Maglagay tayo dyan. Sa tapat. Kahit marking lang. Mamaya, makikita nyo kung ang gagawin natin dyan. Ayan siya. Ayan. Tapos yung karugtong ng back. Ito. Dito naman tayo. Kailangan natin ng dalawang piraso itong karugtong ng back. Nagtupi ako para dalawa na agad ang matabas. Ayan.
Ang tabas naman natin dito is pa ganun. Kasi kanina, patayo. Patayo sa tela, yung patayo ng ating pattern. Ito naman, nakapahiga. Ayan, ito dapat maging dalawa, kaya tutupiin pa natin siya. Kasi mayroon tayong center pole. Umuusog ang ating tigla. Ayan, dinoble natin yung ating tela. Tapos may tupi. Kasi ito, center pole dito. Ito yung sa tapat ng sa batok. Ito yung gitna ng tupi, center fold ito. Mantayin lang dapat guys, para hindi. Ayan. Tapos buguhitan natin yan. Diyan. At saka yung sa shoulder. Tapos gupitin natin. Sa paggupit guys, huwag nyong kakalimutan maglagay ng sewing allowance dito sa ayan, lagyan natin ng sulat para wag natin makalimutan sapagkat lalagyan natin sewing allowance. Tapos itong mga to, sakto na kasi nilagyan na natin yan. Ayan, ito siya din, lagyan lang natin ng maliit na gupit itong gitna ng batok para yan mamaya sa collar sa pagkabit. Ayan, dalawa na to sa sleeve. Ayan, dalawa na rin agad ang tatabasin natin. Kaya pagharapin ko na yung tela. Ayan. Tupi ko na siya na sabay na yung dalawang tela. Ayan, magkaharap na yung right side sa right side. Itatapat na lang natin itong pattern. Ayan, ganyan guys. Dito oh, maguguhit lang ako. Dito sa unang guhit. Sa dulo to ng ano, laylayan ng manggas. Tsaka itong isa, sa gitna ang tupi. Ayan lang. Tapos gugupitin na natin to. Sakto na, kasi meron na siyang mga sewing allowance. Ayan, dito guys, maglagay tayo ng gupit. Ito yung pinakatatapat sa shoulder eh. Itong gitna na yan. Kaya nilagyan natin ng gupit. Ayan, mga palatandaan natin yan. Sa kabila, maguguhit lang din ako. Ito muna ang ating paha. Paha-paha. Ayan. Magkakat tayo ng diretso. Ito may center fold. Kaya, dyan yung tupi ng tela. Ayan ang ikakat natin. Ito may sewing allowance na yung ginawa natin pag pattern. Kaya, sakto na yung ating gugupitin. Ayan, okay na to. Ayan, diretso siya. Dahil may center fold. Gagawa muna tayo ng collar. Ito yung ating patigas sa... Masyadong makapal ito guys. Eh. Wala akong medyo manipis eh. Kaya ito lang gagamitin ko. Ayan. Ito yung ating gagamitin collar. Ito muna yung ating tatabasin. Asan yung ating pattern? Ito yung ating ginawang pattern. Meron din itong center fold dito. Center fold. At saka itong collar. Center fold. Ito yung stand collar. Collar. Ayan. Sa paggawa guys, ito, tinupi ko na siya sa gitna. Itong ating pelon. Kung meron kayong pelon, yung mas maipis dito, mas maganda. Sobrang tigas na ito. Itatapat lang natin yan. Pwede namang igitna, pero itatapat ko ito sa dulo. Guhitan lang natin. I-trace natin yan.
Ayan, hanggang dito. Tapos, itong ating ginawang alawan sa taas, ayan, i-trace din natin. Tapos, gugupitin na natin yan ng sakto sa ginuhit natin. Ayan siya. Sunod, itong ating pinaka-cola. Centerfold, ito rin, sa tupi. Ayan. Titrace din natin yan. Ay, ulo. Dito pwede tayo mag-angat ng konti dito eh. Kahit 1/4 inch lang. Para medyo malalim sa bitna. Medyo pa-curve lang siyang konti. Ayan, dito, itrace lang natin ito. Para kasi pagkas, tatahian natin. Ayan, susundan natin yung ginuhit natin. Ayan ang blade natin. Ganun din dito. Gupitin natin siya ng sakto na sa pattern natin. Yan, ito na siya. Ngayon yung tela naman. Ayan, sa pagtabas naman ng color, ito sa tela. Hindi na yung pattern ang gagamitin natin. Ayan, ito, doble na to. Magkapatong na siya. Tapos, itupi natin siya ulit. Para dalawa yung mga cut natin. Ayan, tiklupin din natin siya kung paano natin tinabas kanina. Nakatiklop yan. Ito, papasobrahan natin yung gupit dito sa baba. Ayan, dapat meron siyang kanyang sobra. Pati dito sa gilid. Ganito. Sobrahan natin sa gilid. Tapos dito sa taas. Sa taas, okay lang na sakto. Sakto na. Ayan, sa taas. Huwag natin gugupitin ng isasabay natin dito. Sa ano, patigas natin. Okay na yan, may pasobra. Tapos dito, ayan, may pasobra din tayo. Tapos dito, sa collar, ganun din. Ilalapat din natin siya na katupi. Pwede naman siyang nakalatag, guys. Kaya lang ayoko ng ganun kasi gumagalaw-galaw pa siya. Dito sakto na natin. Or sobrahan lang natin ng konti, mga 1/4 inch. Ayan, pwede natin sobrahan. Kasi magugupit pa naman tayo dyan mamaya. Ayan, dito sakto sa gilid. Dito sa taas. Ayan. Ayan, okay na to. Dalawa ang ating natabas. Turo ko sa inyo naman yung uong bulsa. Ayan, dito sa bulsa kasi kinat na natin yung pattern na may alawan. Ngayon, ikakat na lang natin siya ng sakto lang dito sa ating pattern. Ayan, lagyan ko lang siya ng marking kung hanggang saan yung itutupi natin. Ayan, hanggang dito. Tupi. Ayan, okay na to. Okay na yung mga kinap natin. Kompleto na. Ayan, ito na yung collar. Paha. Sleeve. Ayan, karugtong ng back. Ito yung front. Ayan, okay na siya. Ito yung pocket. Ngayon, turo ko sa inyo kung paano siyang tatahiin. Una natin kunin yung ating front.
assemble natin yung front. Ito yung front natin. Meron tayong ginugitan o minarkahan. Ito na yung wrong side natin. Ito yung nasa labas. Automatic guys, pag nagtabas tayo, dapat yung right side ang nasa loob. Kung pagsabayin natin tabasin, ayan, magkaharap na dapat yan. Ngayon, itutupin natin to. Itong dulo ng tela. Pwedeng edging, ito itutupi ko lang. Kasi hindi naman siya maging mulmul. Tupi lang natin ang isang tupi. Kabila. Dito naman ako sa laylayan mag-start. Okay na to. Labi muna natin yan. Sunod natin yung back. Yung back kasi pinutol natin eh. Ganito ang pagkabit guys. Ayan, ito yung back natin. Ito na yung wrong side. Yung may guhit ang wrong side. Ito, ilapat natin siya. Ayan, nakaganyan. Yung isa na nakaharap yung pantay dito sa ating makina. Tapos ayan, right side. Ito yung right side natin. Itapat din natin yung pantay dito sa pantay. Tapos ipapatong natin tong isa. Ayan. Dapat yung right side nitong pandugtong nakaharap pareho dito sa tela natin ng back. Parang yayakapin niya itong ating karugtong sa baba. Na dapat magkaharap, nakaharap pareho yung right side niya. Itong dalawang piraso natin doon sa ating dudugtong. Pwede na natin siya idugtong. Ayan, idugtong na natin siya. Ayan, makikita nyo, ayan, dalawa na siya. Dalawa. Ngayon, ilabas natin siya. Dapat, makaganyan na yung back, yung karugtong sa back. Iyaharap naman natin sa kanya, itong front natin. Sa paglagay guys, ito yung ating tinupi. Ayan dapat ang nakaharap sa atin. Nakadapa yung right side dito sa shoulder natin pag dudugtungin naman. Shoulder ng front sa shoulder ng back. Ayan dapat nakaganyan siya. Pagtapatin niya yan. Ganyan. Dapat pantay. Tapos, i-roll muna natin ito. I-roll natin. Ayan, lalayo ko lang yung camera para makita nyo kung paano ko siyang gagawin. Ayan. Ito yung shoulder. Ito na yung magkaharap na yung front at back. I-roll lang natin siya. I-roll natin papunta sa shoulder. Ayan. Pag na-i-roll na natin ng ganyan, kukunin natin itong shoulder. Dalawa yan, di ba? Yung nasa ilalim, ilalagay natin dito. Dapat isa, yung isa lang ah. Kasi dalawa yan eh. May iwan yung shoulder ng isa, yung isang shoulder. Tapos magkaharap yung front at isang maiwan. Tapos itong kaparis nung nasa back, iyon na ang inikot natin payakap. Dun sa ni-roll natin. Ayan, ayan. Ni-roll natin. Pati itong isa. Kinuha natin sa ilalim. Ngayon, tatahiin na natin to na nakayakap siya. After nyan, hatakin natin to sa batok niya. Pwede natin siya ilabas. Ayan, nakarugtong na siya. Ang ating back and front na doble yung sa ating bandang batok sa likod. Ngayon, para huwag siyang gumalaw, pwede natin pasadahan ito dito. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo, pwedeng pasadahan. Ayan, pwede rin hindi. Pero para ma-flat, papasadahan ko siya. Pag napasadahan natin, pwede natin i-diretso yung tahi natin dito sa side. Ayan, para huwag na siyang gumalaw. Pwede rin i-diretso dito sa front. Shoulder.
Ayan, nabuo na natin itong body. Yung mga i-attach na lang ang ating kailangan na i-attach. Gawin natin muna yung sa sleeve niya. Itong sa sleeves. Ayan, meron tayong unang guhit. Dahil dalawang guhit yan. Ayan, pwede natin itupi. Papunta sa isang guhit pa. Tsaka natin itupi. Ayan, tatahin lang natin yan ng diretso. Pag natupi na natin ito, hindi natin uli yung body. Ayan, iharap natin sa atin. Siguraduhin lang natin na sa right side ang nakaharap sa atin. Malalaman natin ang right side kasi parang pareho na to. Sa mga dugtungan natin, ayan, naging pareho na siya. Wala siyang, parang wala na siyang wrong side at right side. Dito natin tingnan. Ito yung front natin na tinupi natin papunta doon sa loob. Ayan, kaya dapat ito nasa loob, nasa ilalim. Pagka ikakabit natin itong sleeve. Ayan, ito ang right side na harap sa atin. Tapos idadapa natin ang sleeve, right side sa right side magharap. Dito ipapatong natin itong minarkahan o ginupitan natin ng maliit. Sa tapat nito, sa half mula sa dugtungan ng front, iangat natin ng half inch. Ayan, itapat natin. Dapat dyan nakatapat yan. Ayan, ngayon ikakabit natin itong dulo sa kilikili. Tapos hawakan na natin itong sa gitna, sa shoulder, para aalalay na itong isang kamay natin sa pagtahe ng sleeve. Tsaka natin hawakan itong kabilang dulo. Kabila naman. Ganun din sa kabila. Dito naman, ito kasi baki. Ito yung unang dugtungan sa shoulder. Ayan naman, dapat dahil pakabila tayo, makapasok naman siya dito ng half inch. Mula doon sa dugtungan. Attach na siya. Ngayon, i-edgingin natin yan. Pero bago natin i-edgingin yan, pwede na muna natin ikabit yung ating collar. Prepare na natin yung collar. Ikabit yung collar natin. Unahin na natin itong ating ayan. Magkaharap na itong right side sa right side ng ating collar. Magpatong na lang natin itong ating patigas ng paganyan. Okay lang sobra sa baba, ito. Basta dito sa taas. Okay lang din sobra. Basta kumasya yung ating patigas. Sobra siya. Ayan, tatahian natin siya dito. Itong dulo niya, magkakat lang tayo dito sa matulis. Ayan. Dito. Dapat, ang cut natin sa matulis, hanggang dito sa kanto, noong hinuhitan natin, dapat ganyan ang cut. Paslan. Ayan, naging ganyan siya. Naging ganyan siya. Tapos, papasadahan na natin ito sa gilid. Hanggang dun sa gupit natin, ha? Hanggang sa gupit, ilulubog natin yung karayong dun. Ayan, tahe. Tapos, hanggang dun sa gupit, lubog natin yung karayom hanggang sa dulo ng gupit. Kukuha tayo ng sinulid para matulis. Hindi tayo mahirapan magpatulis ng collar. Kailangan natin kumuha ng sinulid. Ayan. Tapos doblehin natin siya. Ipapasok natin siya dito sa pagitan ng tela ng collar. At yung kabilang dulo, nakapasok na siya sa loob. Tapos itong kabilang dulo, i-ganyan natin siya. Tsaka natin hakbang ng isa lang. Isang hakbang yung pagtahi.
Tapos, ibalik natin itong sinuli. Pagsasamahin na natin yung dalawa. Ayan na, andito na siya. Tsaka natin i-diretso yung tahi sa kabilang doon. Ganun din sa kabilang side. Doon sa ginupit natin sa dulo, ilubog natin yung karay. Tapos, magkuha ulit tayo ng sinuli. Doblehin natin. Pasok natin sa pagitan ng dalawang tela. Ayan, nasa kabila na siya. Tapos, ihakbang natin siya ng isang hakbang. Tapos, balik. Bago ko ibaligtad to, prepare na rin natin itong stand collar. Ayan, ganito naman siya guys. Tatahiin natin siya dito. Ayan, dapat sobra yung tela dito guys. Ayan, dapat nakagitna siya, ganun din sa kabila. Papasagahan ko lang siya dito sa taas. After nyan, ito yayakap natin yan dyan. Dito sa pinakapatibis na. Pasadahan din natin. Ayan, dito pwede nating bawasan itong sumobrang tela. Ayan, nahalaga yung sobra dito guys para hindi tayo mahirapan na magtupi. Maikapit natin yung tela doon sa pinakapatigas niya. Okay lang yan, magbabawas tayo. Tapos, itong ating collar, gugupitin natin itong dulo na huwag natin magugupit yung tahi natin guys ha. Tapos itong gilid, bawasan pa natin na huwag din magugupit yung tahi. Ganun din dito sa kabilang side. Ayan, dito nagugupit-gupit ako dito eh. Kasi medyo pa-curve siya. Kaya ginugupit-gupitan ko pa siya. Na huwag din magugupit yung tahi natin. Ayan, mabawasan ko yun. Ayan, after nyan, baligtarin natin. Ito ang tulong ng ating nilagay na sinuli. Ayan, nahahatak natin ito alalay lang kasi baka mapatid yung tahi natin. Alalay lang, tulong siya na mahatak natin palabas itong ating patigas o sulok na patulis. Ayan. Tulong siya. Kasi yung iba, o noon, dati ganun din ako, nahihirapan akong patulisin ito. Ayan. Ayan, okay na siya. Ngayon, kailangan lang natin mag-basting. Sa pag-basting, guys, kailangan yung tahiin to kahit malaking tahi lang. Pero ako, gagawitin ko na lang. Mas maganda kung basting. Ang gagamitin ko ay aspili. Yan, i-aspili ko. Kasi kailangan ko magmadali. Yan. Dapat pantay itong tela natin. Ito, dapat nandyan yung dugtungan. Hindi siya lalabas sa ilalim o sa ibabaw. Kaya maganda kung i-basting. I-basting tayo. Ayan, ganyan na siya. Mali ako, ba't nilagay ko sa ilalim at sa ibabaw. Ayan. Papasadahan lang natin ito dito sa gilid. Kahit gusto nyo 116, pwede. Nasa sa inyo yan. Ang gagawin ko ay 1/4. Ayan, medyo malapad. Ang susundin kong sukat, itong pressure put natin. Yung dulo sa gilid, hanggang dun yung tela. Ito, papasadahan ko lang ito kasi sobra ito. Ayan, sinobrahan din natin yung tela para wag
kasi mahirap na experience ko noon, nabibiting, mahirap habulin. Ayan, dapat ano, sobra siya para madali lang. Mas madali kasi magbawas kaysa magdagdag. Tatahiin lang natin dito. Ayan. Pag natahi na natin yan, tingnan nyo lang may right side at wrong side din ng ating collar. Ang pinaka right side natin, yung pinatungan natin ng pilon. Makakapaan yan dito, wala siyang bukol. Kasi napunta yung pinakadulo ng mga dugtungan ng tela natin dito sa likod. Ayan, makakapanyo, nandun yung nakabukol. Ayun ang wrong side. Pwede natin siyang i-mark kung halimbawa malilito tayo. Lagyan na natin ng marka. Ito, ilalagyan lang natin ng center. Ayan. Pwedeng gupit, pwedeng guhit dito lang sa dulo. Ayan. Ginupitan ko siya. Ganun din itong ating ginawang stand collar. Sa stand collar, ito, igigitna rin natin ang gana ng pilon. Ayan, magupit lang din tayo para may gitna. Pati itong isang tela kasi magkapare siya. Pwede na rin natin lagyan ng marking ito ang kabilang side ng tubig. Ayan. Ilatag natin ang ating tela. Ito yung isang kapares na itong stand collar natin. Then, ilalapat natin itong collar sa tapat ng gitna nito, sa tapat ng gitna nito, na ang nakaharap sa atin yung right side. Ito yung pinakarong side or back ng ating collar binubitan natin. Iyan ang nakaharap sa tela sa ilalim. Tatapat natin yung mga gitna na ginupitan natin. Pati itong may patigas na nakadapa naman siya. Nakaharap yung right side niya doon sa lalim. Ang nakaharap sa atin, ang wrong side. Mag-start tayo dito sa gitna ng tahi. Sugahan natin siya hanggang dito sa pilon. May patigas tayo. Dapat dyan tatapat yung dulo ng ating collar. Ito. Dapat dito rin nakatapat sa hanggang pilon. Hanggang doon yung tahi natin. Tapos pinak natin ng konti. Tapos ididiretso natin yung tahi hanggang dito sa dulo rin ng pilon. Liligo na tayo dito sa kanto. Yan yung corner na hindi natin papasalahan yung ano guys, ha, yung pilon. Pipinahan lang natin siya. Sa gilid lang ng pilon ng ating tahi. Yan, tapos ilalakman natin siya. Ganun din dito sa kabila. Dito naman tayo sa start sa dulo. Ayan. Pipinahan natin yung pilon. Dulo lang, hindi natin papasadahan. Sa kanto, ililigo na natin. Tsaka natin tatahian na ng diretso. Basta yung dulo na itong collar, nasa dulo rin ng pilon na kinat natin. Ito na siya, guys. Ibaligtad na natin siya. Ayan na ang magiging itsura niya. Ayan. Para ma-flat pa to, pwede natin pasadahan ito dito. Ito papasadahan ko dito kasi matigas yung pilon natin. Pasadahan ko lang dito sa start na tinutumbok na itong collar hanggang sa kabila. Yun. After nyan, ito, nakalapat na siya dyan sa ating tela. Maguguhit tayo. Yung dulo nitong ating may patigas, sa tapat niyan, maguhit tayo. Yung tela sa ilalim, guguhitan natin. Diyan naman natin papasadahan mamaya. Ayan. Ayan, maguhitan na natin. Meron tayong marking sa gitna. Ito, yung gupit natin. Itatapat natin yan dito sa body. Ito yung body natin. Batok. May gupit din yan. Ginupitan natin kanina. Yun ang nakatapat dito. Pero dapat, kung saan tayo nagguhit, doon tatama yung tahi natin. Yung pasado natin. Pwede tayo magbukas dito para hindi tayo mahirapan. Masyadong malapad. Ayan. Lalagyan ko ulit siya ng center.
tapat dito sa ating batok ng body. Ayan. Lagyan na natin ang aspili. Tapos, ito mag-i-start tayo ng tahing dito. Meron tayong ginuhitan or minarkahan. Ayan, itutupi na natin yan dito. Ganyan siya dapat. Ayan, pwedeng pasadahan na natin ito. Hanggang sa tupi, ikakapit na natin siya sa ating neckline. Ganun din yung sa kabilang side. Yung ginugitan natin, dyan ang tupi, ikapit na rin natin siya. Tsaka natin ilalapat yung collar natin. Dito mag-i-start sa dulo ng tinupi natin papunta sa gitna nito. Ayan, minsan kaya hinuhuli ko yung collar kasi minsan hindi maiwasan lalaki yung neckline natin. Depende yan kasi sa pagtahi natin. Kung hindi natin natahi dun sa pinakaguhit natin, minsan luluwag talaga. Pero ito, ayan, alalay lang yung pagtahi natin para magkasya siya. Ayan, yung dulo, sa dulo lapatin natin. Tsaka natin tahiin. Itong matigas, medyo ibubuka natin para huwag tayo mahirapan. Tapos alalayan na natin yung pagtahi natin dito. Ayan. Yung ginuhit natin, dapat doon napasado sa tahi. Sa guhit. Alalay lang. Hanggang sa makarating tayo sa gitna, tanggalin na natin ang spili. Ayan. Pag nasa gitna na tayo, hawakan na agad natin itong ano, kabilang dulo. Pag tapatin na natin yan, itong front, saka yung collar, ayan. Para maalalayan naman natin siya pagpunta sa kabilang side. Ayan, nailagay na natin. Ngayon, nakahandito na yung collar natin. Nakikita natin yan dito. Ipapasok natin itong cobra na mga tela natin sa loob na itong ating stand collar. Ayan, hanggang dito sa kabilang dito. Pwede nyong i-aspili para huwag kayong mahirapan. Dito, aspili nyo na dito na dapat ang tama ng ating tahi dito. Itong dulo ng ating matigas nandiyan sa dulo niyang unang pasada natin. Natakpan dapat. Or sakto. Doon sa dugtungan ng ating tahi. Tapos, ang tahi dyan, 116 lang. Sa dulo ng ating patigas. Ayan. Natapos ang ating collar. Ayan na siya. Ito yung sa likod niya. Ayan, sunod natin yung ating packet. Ito, itutupi lang natin ito. Ito yung pantay. Tapos, tahian lang natin itong gilid ng 1/4. Ayan ang magiging guide natin. Guide natin yan sa paglapat natin sa collar. Ayan, nakalimutan natin dito kasing maglagay ng marking para sa lalagyan natin ng packet. Ngayon, turo ko sa inyo kung paano ko siyang ilalagay. Dito siya sa kanan or kaliwa. Kaliwa, ito yung gilikili natin, diba? Iaangat lang natin dyan ng konti. O, ipasok natin dito ng mga 3 inch. Ito, 3 inch mula dito sa dulo ng ating side. Tapos, iangat natin dito. Ito yung linya ng ating kilikili. Iangat lang natin siya ng mga 1 inch. Ayan, 1 inch. Diyan mag-i-start yung ating packet. Ayan, itatapat ko lang siya, guys. Na dapat diretso siya. Ayan, dapat sa pattern pa lang lagyan na natin, nakalimutan.
Ayan. Tapos i-mark natin yung tinahian na tapat ng tinahian natin sa packet. Ayan. Diyan tayo magsisimula, diyan tayo magtatapos. Tapos dito sa mga corner niya, lagyan na natin ng mark. Ayan, diyan natin itatapat 'to. Pwede na natin yung i-spili. Ayan, spili na natin para may guide na tayo sa paglagay. Hindi na siya gagalaw-galaw. Ayan, itutupi ko siya ang hangganan doon sa pinasada nating tahi. Ayan, labit na natin yung packet. Side close na tayo. Start tayo dito sa dulo ng manggas. Dito sa gilid. Ayan. After natin siyang ma-side close, itong ating dulo, may minarkahan din tayo dito sa laylayan. Ayan. Pagtatagpuin na natin. Itupin na natin siya sa ayan. Naka-ayon dito sa taas. Sa ating collar. Dapat sabay siya. Ganyan din yung tupi niya. Tapos pasadahan na natin siya. Ganyan din dito sa kapila. Ito na yung ating paka. Ikakabit natin siya sa wrong side. Ayan. Ito na yung wrong side sa laylayan. Ikabit natin siya ng ganyan. Na ang wrong side ng paha ay nakaharap sa atin. Pag ganitong plane, ayan, mahirap hanapin ko alin yung right side. Pero kung halimbawa mayroon kayong makita nyo right side, dapat nakaharap siya sa wrong side ng body. Ang nakaharap sa atin, parehong wrong side ng body, wrong side ng paha. Ayan. So, sobrahan lang natin dito ng mga half inch sa dulo ng body ang ating paha. Pasadahan natin, 1/4 inch lang ang pakain. Like 1/4 lang ang ating ginawang sewing allowance. Ayan, dito guys yung mga dugtungan natin dapat nakaharap sa bakyan. Yung side close natin. Nakahawi siya sa back. And dito, after nyan, mag-go 116 tayo sa side ng body. Ito yung paha. Dito tayo mag-go 116. And after nyan, pwede rin tayo magpasada rito sa ibabaw. Yan na yung magiging guide natin. 1/4 lang. Then, dito tayo sa right side. Itong dulo natin, medyo nabitin ako dito. Itutupi natin yan. Ayan, tupi. Hanggang sa dulo nitong front natin. Tapos, ayan, itutupi natin pa punta sa body. Tsaka natin papasadahan dito. Sa side ng 116. Ayan, dito muna ako sa dulo. Tapos, bago tayo dumiretso ng tahi, ayan, nalak na natin dyan. Itutupi na natin itong pinasadahan natin. Ayan, tupi na natin siya. Ayan, tayo liligo sa tinupi natin. Dito, minsan pipilipit kasi ito. Pwedeng bago natin pasadahan, nag-aspili na tayo dito sa tupi. Sa pinakatupi ng ating paha. Ito, ang purpose nito para huwag siyang bilipit kasi baka mamaya mahatak-hatak natin yung tela, hindi na napansin, nahahatak na sa ilalim, tapos nahahatak din natin papunta sa atin, maglalaban siya, eh dapat makita natin buong katapat niya talaga. Ayan, pwede tayo mag-aspin. Ayan, tsaka natin ituloy yung tahi.
bago dumating dito sa dulo, guys, kailangan itupi na rin natin ito. Kung paano tayo kanya nagtupi doon sa simula, ganun din dito. Itupi na natin siya. After niyan, last na. Bago ang uhalis. Maging lang natin itong mga steel. Ayan, meron tayong minertahan dito sa likod. Yung isang side lang pala ang nalagyan natin. Ayan, tapatin ko lang yung back ng dugtungan ng bilid para mamarkahan ko rin itong kabilang side. Ayan, itong guhit natin, lalagyan din natin yung tapat na sa kabilang gilid. Itutupi natin yan, guys, na ayan, dito sa gitna. Hindi pala makikita. Pupunta dito sa ano, sa right side tayo magtutupi. Natin sa ilalim kung hanggang saan. Yan. Diretso lang naman yung pasado nito, guys. Half inch lang, half. Hanggang dito lang sa paha natin. Straight na pasada. Hanggang dito sa paha. Tapos, ihahawi natin siya papunta sa side ng dugtungan sa gilid. Lock. Ayan, ganun din sa kabilang side. Tupi natin siya sa gitna, papunta sa ayan, sa right side tayo. Ang ginuhita natin nasa ilalim. Ayan, lagyan natin ng marking sa half inch. Tapos diretsong tahi lang siya. Hanggang paha lang, paha. Tapos ang hawi naman niya papunta naman dito sa kabilang side. Dito naman yung dugtungan sa kabilang side. Ito na siya. Yung ating paha sa likod. Ang ating collar.